Okay, good morning mga bossing. Ang gagawin natin ngayon ay Huawei Nova 3i. So, ang problema niya is bloated yung battery o lumubo. So, tingnan nyo, umangat yung kanyang back case. So, gagawin natin ngayon, babaklasin natin. Madali na lang baklasin to kasi nakaangat na. Itinulak na ng battery ang back case. So, gagamit tayo ng lighter fluid at saka plastic na manipis pang tanggal. So, madali na lang tanggalin ito. So, ang dahilan nito, kaya lumubo, mamaya ipapaliwanag ko kung bakit nalubo yung kanyang battery. Usually ito sa mga Huawei Nova 3i at saka 2i, madalas 3i. So, ito, ang tatanggalin natin ay yung kanyang takip ng battery terminal. So, hindi pala nadikit itong tornilyo ng mga Huawei sa screwdriver. Wala siyang magnetize. Tatanggalin natin ito. Itong nakatakip. Pati yung kanyang fingerprint sensor. Yun yung pag nakalock, i-open natin through our yung daliri ginagamitan. So, tanggalin natin para i-set aside natin para hindi natin madisgrasya. Wala kasi nadidisgrasya yan. So, tanggalin natin una yung battery terminal para iwas sa anumang mga shortage. So, unscrew natin itong takip o yung parang support ng logic board. So, luluwagan lang natin kasi hindi naangat yung tornilyo. Gawa nga na kasi nang walang magnetize. Okay. Tatanggalin pala natin yung nakadikit. Yung bronze na yan. May purpose din yan, kaya pagka tinanggal ninyo, ingatan ninyong mapunit. Kasi may purpose din yan, parang grounding. Pwede rin siyang heatsink o connector ng takip at o kaya support. Maraming gamit yan. Ingatan nyo lang. Gamit kayo ng spudger na manipis na bakal. Yan. Iangat ng konti. Tsaka natin iangat yung kanyang support sa tornilyuhan. Okay. Tanggalin natin yung LCD flex connector at saka charging flex connector. So sa battery naman, medyo masila nito pag tanggal kasi nakadikit ito. So huwag kayong gumamit ng sharp object gaya ng spudger na bakal. Ang gagamitin natin is yung itong plastic sa charger blister ito ginagamit. Ito, kukupitin lang natin. Ito yung gagamitin natin pang sundot para safe yung battery. Kasi pag kagagamit tayo ng sharp object, baka masugat yung battery, magpipriction, tapos yun, mag-aapoy. So, papatakan natin habang nakasiksik yung plastic, pang siksik, lalagyan natin ng kaunting lighter brake fluid. Yan, kunting patak lang. Tapos saka natin isisiksik. Itong kasing brake fluid, ito yung nagtutunaw ng adhesive sa likuran ng battery. Yung nakadikit. Kasi iniiwasan natin masugat yung aluminum foil na nakabalot. Kaya naman kasi nalubo itong battery. Gawa na kasi itong sa init. O kaya maraming faktor kaya nalubo yung battery. Ang unang faktor dito ay yung sa lifestyle ninyo. Kung paano kayo nagcha-charge. Yung habang ginagamit, nagcha-charge, kahit full charge na, nakasaksak pa rin. Iniisip nyo yata na para hindi malubat, pero dapat pag 90% na o kaya 95%, bunutin nyo na yung charger.
Tapos, wait nyo na lang mga 20% malubat. Tsaka nyo ulit sasaksakan ng charger para naman yung charger makapagpahinga din at yung charging circuit ng cellphone ay makapagpahinga din para hindi sa ano multitask yung cellphone ninyo. Nagigames kayo, nagpe-Facebook kayo, nagda-download kayo. So yung cellphone, multitasking ang nangyayari sa kanya. So nahihirapan siya, tataas ang tendency na iinit yung circuit portion niya. Tapos yung init, hindi makasingaw sa cellphone. So yung battery na sealed battery, yung pambalot ng battery talaga, is iinit yun. So magkikreate siya ng gas o kaya yung hangin. So dahil walang malusutan, maiipon siya doon sa portion ng battery, sa around close portion ng battery, yung pambalot niya. Kasi aluminum yung iba naman makapal na parang basta pambalot para protection din sa battery. Ito inangat natin niya. Kita nyo, yung ano, lumubulog, bukol-bukol, yun yung pambalot niya, yun yung, nandun yung hangin, nagpupondo, nag-stack. So ito, ipa-flatten lang natin yung tinanggal natin. Ay yung pandikit, may dikit pa naman ito, yan, konti-konti. Ayan, i-ano lang natin, flatten natin para fix talaga yung battery na ipapalit natin. So yung battery na ipapalit natin is, sarili namin itong ano, pinagawa sa China. So, tinaasan namin ang amperahe nito, yung quality, para mas matagal malubat at makasabay kami sa mga yung mga service center na original ang ginagamit. Itong battery na ginagamit namin mga technician sa buong Pilipinas ay talagang pinasadya na maging maganda yung kanyang performance. So marami na akong pinalitang ng B3i. So wala naman nagba-back job. So ang ano naman ay maganda naman daw ang performance, matagal malubat. Kaya okay itong battery na ipinalit namin. So napapansin nyo, charging na siya. Tingnan natin kung ilang percent ang charging niya. So ayun, 57% in charging indicator niya. So, papower natin. Titingnan natin kung magpapower. So, ang ano rin, pangalawang factor ng ano, kaya lumulubo yung battery, ayun, may power na. Okay? Pangalawang factor naman, kaya nalubo yung battery, ay yung sa area ninyo, yung sa environment ninyo, sa bahay ninyo. Kung mainit, yon dagdag din ang factor yon kaya naiinitan din ang cellphone lalo pag naaarawan, inilalagay niyo sa katawan ninyo, mainit yung katawan ninyo, tapos nagkakasama-sama na yung init ng ano ninyo, init ng ano cellphone, lahat. So yon din ang sa dahilan, yung environment ninyo. Okay, so ayan, lalagyan natin ng parang is warranty sticker na galing sa akin yung ano na to, battery. Ako ang gumawa. Ilagyan natin ang sticker para na rin hindi gagalaw-galaw yung flex ng LCD. Okay? So, yung pangatlong factor naman, kaya nalubo yung battery nito, ay gawa ng sa kalumaan na rin, yung halimbawa 2 years old na yung cellphone mo, so yung battery niya 2 years old na rin, usually pinapalitan talaga yon, kasi hihina na yung performance niya, yung charging ano niya, count niya, kung lalo na pag madalas ka mag-charge, so yung ano, count niya, yung performance ng battery, nalilisin yun, nababawasan. So usually 2 years to 3 years, swerte mo na kung aabot ng 3 years, hindi magluluko, bonus mo na yon. So, 2 years talaga, pinapalitan talaga ang battery. Kasi yon nga, ihina yung performance niya. Sa kalumaan na rin. So, kahit sa anong cellphone, ganun talaga ang ano,
kalakaran. So, kung aabot mo ng 3 years to 5 years ang battery mo, swerte mo na yon. Ibig sabihin, bonus na yun na may tutoring. Okay, yan ang third factor. So, yung pang fourth factor naman natin, kaya nalubo yung battery, mabilis malubat, dahil sa yung data ninyo, sa area ninyo, mayroong area na nakaupo kayo na sobrang baba ng signal ng data. Gumagamit kayo ng data. So, kung mababa yung data o mahina ang signal ng data, nagkakaroon din ng dagdag na pasakit sa cellphone. So, yung under ng signal IC, mas mabilis, mas tuloy-tuloy siya. So, yung magkikreate siya ng init. So, kung matapat kayo sa maganda-gandang signal, medyo mag-idle mode siya. O, maganda yung signal, mas maganda. Medyo banayad rin yung under ng signal IC. O, hindi siya masyadong matrabaho kasi malakas ang signal eh. Excuse me. So, ito, lalagyan natin ang takip yung battery terminal. Ibabalik natin sa dati. So, ang ano naman ito, kaya may takip ito kasi para pag nabagsak nyo yung unit, hindi ma-disconnect yung charging terminal, yung flex, at saka yung fingerprint sensor para hindi siya ma-detach pag nabagsak yung phone. Yan ang purpose ng mga may takip na kartornilyo. Okay? So, nasa fourth factor tayo, kaya na ano, lumubo yung battery sa pang lima o mga ano pa, hindi ko na masyado alam. So, mag-research na lang kayo kung ano ang dahilan. Siguro naman sa service center, alam nila na may issue talaga yung battery nila o yung circuit nila. May dahilan kaya nalubo, mas mabilis. Ito yung issue ng mga Nova 3i at saka Nova 2i. Yan ang issue madalas. So, maingay yung ano sa area ko kasi nagbubukas sila ng mga roll up. So, ispatan lang natin yung mga portion na nawala ng dikit. Yun yung ilalagay natin ng B7000. Hindi natin kailangan ng maraming dikit dyan sa likuran na yan. Kunting pat, ano lang, kunti ispat-ispat lang kung saan yung walang dikit. Kasi yung black na ano yung adhesive na yun, may dikit pa yun. Kahit tinanggal na natin, nagkakaroon pa rin ng dikit yun. So, dahan-dahan ipitin. Ayan. Pwede natin lagyan ng rubber. Within 2 hours, saka natin tanggalin yung rubber para dikit na dikit talaga. Pero kung may back case naman, o yung ang tawag doon, jelly case, pwede na kahit wag na lagyan ng guma. Kaya natin magcha-charge. Okay na. Bigay na natin sa customer. So, ito yung battery niya na lubo. Ibabalik natin para may remembrance niya. Mas maganda sana iiwan niya to rito para mapakinabangan pa natin yung pang testing-testing. Ayan yung battery namin. So, kayo na bahala mag-research o tingnan ko anong brand yon. Hindi ko nasasabihin kasi para sa mga technician lang na yun, okay? So, pagkatapos ninyo gawin, linisin ang pwesto, okay?